Dahil paulit-ulit yung tinatanong sa akin kung paano mag-apply dito sa South Korea o sige, ganito na lang yung gagawin natin. Kasi ang alam ko this year, tapos na po yung registration ng exam, baka next year na po ulit. Pero hindi pa rin po ako dun sure ah. Pag-usapan natin ngayon kung balak nyo po mag-apply dito sa South Korea next year. Ano dapat yung paghahanda na gagawin ninyo? Ang pag-a-apply po dito sa South Korea ay government to government po tayo. Wala po tayong agency. Kung willing po talaga kayo mag-apply, kailangan nyo po mag-aral ng Korean language. Pwede po kayo pumasok sa mga Korean Learning Center or pwede rin po self-study kung kaya nyo po. Yung first step po kasi ng pag-a-apply dito sa South Korea ay kailangan nyo po maipasa yung EPS Topic Exam. Tatanungin nyo naman po kung ano po yung EPS Topic Exam or kung kailan yung exam. Wala pong nakakaalam kung kailan po ipopost ng DMW yung schedule for examination. So, ibig sabihin, bago mag-post yung DMW ng schedule for examination ay dapat handa na po kayo. Dapat po nakapag-aral na po kayo ng Korean kasi po yung exam ay pure Korean language. Bago po pala kayo mag-apply, dapat meron na rin po kayong valid passport para sa gagawin yung e-registration. Yung e-registration naman na sinasabi ko ay nasa website yan ng DMW. Yan ay parang resume natin dito sa South Korea. Huwag na huwag po kayong magkakamali sa pag-fill up po ninyo sa e-registration, lalong-lalo na po yung sa passport. Kaya kung balak nyo po mag-apply dito sa South Korea next year, kailangan nyo na po mag-aral ng paunti-unti ng Korean language. Kung sakali man na dumating na yung schedule for EPS Topic 2024, so magiging ready na po kayo para sa exam. Yan lang po ay first step lang ha. Marami pa po kayong pagdadaanan, pero yan po talaga yung importante sa lahat, yung maipasa nyo po yung Korean exam. Yan po talaga yung first stepping stone nyo papunta dito sa South Korea. After that, syempre, medical na, and then yun, mga requirements. Syempre, kung ibibigay ni Lord, kasunod na niyan ay employer. Ayan po ha, kahit po may experience po kayo sa box company dyan sa Pilipinas, hindi rin po kayo ang mamimili ng trabaho dito. Wala rin po kaming direct hiring na sasabihin ninyo na, Ma'am, ano, box company po ako sa Pilipinas, baka pwede po dyan sa inyo. So, wala pong ganyan dito. Dadaan at dadaan po kayo sa mahabang proseso at iba't iba pong company yung mapupuntahan ninyo. Kahit po wala kayong experience or with experience, so, hindi nyo po alam kung saan po company kayo mapupunta. So, ayan na po ha. Po yung talagang unang gagawin natin sa pag-a-apply dito sa South Korea. Kung meron pa po kayong katanungan, yun, i-message nyo lang po ako. Kapag may time po ako, sumasagot po ako ng mga message. Yan lang po. Babush!